sa pangamuno. Sigaw ka na sigaw. Sanay na. Praise God. Ayun po, muli po nating palakpakan ang ating Diyos na buhay. Amen. Salamat po, Lord, sa napakagandang awitan. Papuri pa salamat at pagsamba. Hatid ng bawat isa para sa iyo, Lord. Alam ko na ang bawat isa ay umawit para sa ating Panginoon. Yun, at power ang ating tahan. Praise God. At dumako na po tayo, siyempre, sa pinakamahalagang gawain ng ating divine service, ang pakikinig po ng salita ng ating Panginoon, Word of God. Ito po yung kumukonekta sa atin sa knowledge and wisdom ng ating Panginoon. Ito po yung nagsisilbing ilaw, liwanag, gabay, kalakasan, at pag-asa sa ating buhay. Ayun po, tawagin ko na po ang mag-aatid ng salita ng Panginoon sa araw na ito. Ang ating butihing pastor, ang Richard Gomez ng TCF. Ang ating walang iba, pinakapogi pastor ng TCF, Pastor Edwin! Uy! Palapakan po natin siya. Praise God sa buhay mo, pastor. Oh, isang mahabang pizza yan. Oh, mahabang, isang mahabang pizza. Amen! God is good all the time. And all the time, God is good. Amen. So, yun nga po, no? Napasa na po, magpuri po sa ating Panginoon. Amen. Di po ba? Hallelujah. At muli, salamat po sa inyong lahat na nandito po sa loob at sa labas. At Kuya Harry, salamat po at nandiyan ka na nakasama po namin. Si Brother Neil, Amen. So, sa Zoom liners po, kamusta po kayo dyan? At pagpasensya niyo na po si Sadie kung sinabi niyang guwapo daw ako. Sana naman huwag kayong kumontra pag sinabing guwapo daw ako. Hallelujah. Sa lahat po ng mga nandiyan po sa Zoom liners, Kuya Melpi, nandiyan. Oh, amen. So, yun po, no? Tunay na dakila ang Diyos sa buhay po natin. At Ate Donna, yung pagbibigay nyo ng time sa ating Panginoon, sa pakikinig ng salita ng Panginoon, ay there's a blessing, no? Sa buhay po natin. Marami tayong matutunan, marami tayong malalaman na ito po ay may pamuhay po natin habang tayo po ay nalito po sa mundong ito. Amen? Amen. Hallelujah. So, ang text po natin ngayon is Amen. So, ang text po ng mensahe ng ating pong Panginoon sa araw nito is makikita po natin sa Romans chapter 3 verses 10 to 12. Pasahin ko po muna. Sarap ng digay ko, ah. Amoy lang daw po. Amoy mo pa yung pasok. Amen. Talagang napakasarap ang luto ni Kuya Eli natin. Na ano? Amen. Kulang na lang, restaurant sa Pilipinas eh. Soon. Soon. Sa ating po text, sa Romans chapter 3, verses 10 hanggang 12, as it written, as it is written, there is no righteous, no, not one. 11, there is none that understandeth,
There is none that seeketh after God. They all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good. No, not one. So, yan po yung ano, no? Yung verse for the day. At ang title po ng ating pamamensahe ng ating Panginoon is How to Become a Christian. Paano nga ba tayo maging Christian, no? Paano nga ba tayo magiging tagasunod ng ating pong Panginoon? Amen? But before that, let us pray. Let's bow down our head. Lord, thank you so much po sa mga oras ito. Salamat po sa iyong salita na marinig po namin sa oras na ito. Lord, use me as an empty vessel. Guide me and teach me, Lord God. Holy Spirit, ikaw po ang siyang director ng mission ito at we acknowledge your presence right now na ikaw po magiging tagapagturo po namin sa mga oras ito. Lord, we pray, continue to give us spiritual understanding sa lahat po ng mga salita mo na marinig po namin sa araw nito. Patuloy mo akong gamitin at itago sa iyong likuran at ikaw po ang siyang patuloy na magbe-mensahe po sa amin po sa araw nito. Father God, thank you at patuloy kong binababa ang aking sarili sapagkat wala ka sa buhay ko, Lord God, ay wala po akong magagawa. Lord, this is your day to, Lord God, to give you thanks, to worship you sa mga oras ito at makinig po kami ng salita mo sa araw nito. Ang lahat ng ito ay pinasalamatan namin through your Son, Jesus Christ. Amen. 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 Sabi nga po, no, how do you become a Christian? Paano mo nga ba tayo magiging tagasunod o magiging isang Kristiyano o isang mananampalataya, no? Sabi dito, what does it really mean to become a Christian? Is everyone who believes in God a Christian? Amen. Maring naniniwala siya, no, sa ating Panginoon. Pero matatawag na ba natin na siya po ay sumusunod sa ating Panginoon? While being a Christian does mean that you believe in God, sabi po dito, that's not all it means. In reality, belief in God is just the beginning. Becoming a Christian is a process. So, ibig sabihin, habang tayo po ay nabubuhay, pina-process pa rin tayo ng ating pong Panginoon. So, hindi po tayo mabubuo na as a Christian, no? Kung tayo po ay atin lang po ng hanggang 20 years, 15 years sa gawain, no? God works in your heart, sabi nga dito, God works in your heart over time, and that work doesn't end when you officially claim Christian faith as your own. So, lagi kong sinasabi, yung pagiging isang Kristiyano o how become a Christian is continuous process, no? Yes. Sa ating pong buhay. Buti nga po yung nag-aral lang tayo, okay na, di ba? After ng elementary, high school, after ng high school, college, no? Tapos na yun. Tapos na yung course mo. We became nurse, engineer, di ba, no? Mga electrical engineer, lahat po ng mga engineer, mga klase ng engineer, di ba? Ano pa ba? So, natapos na po dun yung pag-aaral po natin. And we have the degree and knowledge doon sa mga pinag-aralan po natin. Maaring you became a cum laude, di ba? Amen, no? Maaring kayo ay, when you graduate in college, kayo ay valedictorian, salutatorian, di ba?
So may mga naka-receipt po na mga ganyan, no? Sabi ko, but that is not the passage, no? Na tayo po ay makaka-inherit ng kaharian ng Diyos. Amen. Amen. So, isa simple way, isa simple na pagtuturo po, pero malalim po ang kahulugan, no? Malalim po. Sabi nga, nagkukwentuhan nga kami ni Johanny kanina, siya ay kumakanta, ini-istorbo ko. Ini-istorbo ko siya kasi baka biglang sabi ko eh. Yung kapatid natin eh, ilang months ng anihan. No? So, sabi ko talaga yung as a Christian talagang hanggang sa dulo ng hininga natin, kailangan nasa Panginoon tayo. Amen? Kasi hindi tayo po pwedeng tumigil, no? Katulad ng, ay, tigil muna ako. Kasi, yung sa pag-aaral natin, ganun eh, di ba? Titigil muna ako kasi may pinagdadaanan ako. Di ba? Tigil muna ako kasi merong mga trials, problems, no? Sa buhay po natin. Actually, nandiyan lang yun. Hindi naman naalis yan. Maling nakakabit. Lahat naman yan nakakabit sa buhay po natin. Merong easy, may mild, merong super, no? Di ba? Amen. So, ganun po, no? Parang ano yan, no? Hindi talaga katulad ng isang pag-aaral yan, no? Nag-aral ka sa pastoral, no? Oy, graduate na ako ng sa pastoral. Di ba? Pero hindi po lahat ng gumagraduate sa pastoral ay nagpapastor po. Nag-aaral lang po. Amen? Amen po ba? Amen. Amen. So, graduate, pero hindi naman sila nagpatuloy as a pastor. Kasi iba nagtrabaho rin. Iba nag-artista. Meron ganyan, nag-artista. Di ba? Kung siya po ay artistahin. Buti na lang kami ni Pastor, nandito kami sa Saudi. Ni Tatay Oscar nyo. Buti na lang. Eh kung nasa Pilipinas kami ni Tatay Oscar nyo, di po pwede kami mag-artista, di ba? Pwede. Pwede. Amen. So, ewan ko sa inyo. The floor is yours. Okay na eh. Okay na eh. So, ganun po yun, no? Marami talaga sa atin sa buhay natin na kailangan iintindihin natin, di ba? Kasi sabi ng Bible, ang mananatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. Mananatili hanggang wakas. Kaya nga sinasabi natin ng Bible, ng pinag-aaralan po natin, is a continuous process, no? Hanggang sa dulo ng hininga natin, we need to be a Christian. Amen? Amen. In order na maka-inherit po tayo ng ano po? Yung buhay na walang hanggan. Amen? Amen? Salvation is individual. Hindi naman tayo masisave ng while we are already bedridden, kung tayo po ay may sakit. Prayer is nagdadagdag po ng ano yan, no? Na pwede tayong gumaling sa mga sakit natin o gumaling tayo sa anuman. Pero that is not the way na tayo po ay maka-inherit po, di ba? Sa kaharian ng Diyos. Maraming ang namatay. Hanggang ngayon, pinapanalangin pa nila. Why? Di ba? Taon-taon, pinapanalangin nila. Iba, hindi lang ng taon-taon, di ba? Why? Because there's something na nararamdaman nila sa buhay nila, no? So, ayaw naman po natin mangyari sa buhay po natin yun. Kaya nga, there's no turning back. Kung tayo po ay tumanggap po sa ating Panginoon. Amen? No turning back. No turning back. Di ba? So, mahirap. Pero, sabi ko nga, mahirap kung talagang iisipin mo, in the long run, na yung pagdadaanan natin sa buhay po natin bilang isang mananampalataya. But sabi nga, pag tayo po ay nasa Panginoon, all things are possible, no? Kaya natin lahat.
at wala pong makakadlang sa ating pong pananampalataya sa ating Panginoon. Sabi po dito, how to become a Christian? Believe that you are loved and accepted by God. Kailangan maniwala po tayo na tayo po ay mahal ng Diyos. At tayo po ay kanya pong tinanggap. Amen? Amen. Well, sa Diyos ba may lumalapit ba na tao na tinatanggihan ng ating Panginoon? Maaring sa tao, pag tayo po ay nilalapitan ng may utang sa akin to eh. Di ba? Ouch! Di ba? May kasalanan sa akin to eh. May atraso sa akin to eh, di ba? Lumalapit sa'yo, nag-ask ng, oh, patawarin mo naman ako, pasensya. Di ba? Maaaring hindi natin may bigay in the first place, di ba? But ang ating pong Panginoon ay hindi po ganyan. Sa lahat ng lumalapit sa ating Panginoon, tinatanggap niya ito ng buong buo at niyayakap pa ito. Amen? So, yun po yung isang mahirap sa isang tao, no? How to become a Christian? Magiging Christian ba tayo eh kung hindi natin kaya magmahal ng isang tao? Amen? Darating po tayo dyan sa mga repentance, no? Darating po tayo dyan. The good news of the Christian faith begins with the recognition that you are loved and accepted by the God who created and sustained the world. Amen. Sabi nga, God is love. 1 John 4, ano po? 17? God is love, di ba? So, in anyone who is in Christ, kailangan marunong tayong magmahal. Amen? Amen. Inaccept na nga natin eh, na tayo po ay minahal ng Diyos kahit na po tayo po ay makasalanan pa, no? May kodi ko po ako. Basahin ko po ang Titus chapter 3 verses hanggang 4 and 5. Basahin po natin some liners, no? Titus 3 4 hanggang 5. Ngunit nang mahayag na ang kagandang loob ng Diyos na ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao na hindi dahil sa mga gawa sa katwiran na ginawa natin sa sarili, kundi ayon sa kanyang kawaan ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan ng pagbabago sa Espiritu. Amen. So, sino po ba yung nagbigay pa ng wala nang iba, no? Kundi ang ating Panginoong Hesus lang po ang nagbigay ng kapatawaran sa atin, no? Sa lahat ng mga tumanggap po sa ating pong Panginoon. Wala pong ibang tao, kundi ang Diyos lamang po. So maaaring sabihin mo nga, may mga tao kasi na ang natatanong pa sa sarili, pinatawad na kaya ako ng ating Diyos? Lalo na kung mabigat ang nagawang kasalanan. Maliit man o malaki, isa sin. Wala pong basihan kung maliit o malaki ang yung nagawang kasalanan, but still, yan din po ay kasalanan, no? Sabi po dito, sa verse 5, na hindi dahil sa magawa sa katwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kawaan ay kanyang iniligtas tayo. So, sa pamamagitan ng awa ng Diyos, tayo po ay iniligtas niya. Amen? So, kaya ang buhay po natin as a Christian, tuloy-tuloy po, ano? Hanggang yung katulad po ng pagmamahal ng Diyos sa buhay po natin
ito po ay never-ending love sa atin ng ating Panginoon. Amen? Amen? So eternal love ng ating Panginoon. God knows us ultimately and love us totally. Nothing we have done or could do can make God love us less. Number two po, dito po sa ating pong salita po ng ating pong Panginoon sa araw nito, admit that you are a sinner. Lahat naman po tayo ay makasalanan, no? Sabi nga po ng Romans 3:23, basahin po natin. Ang sabi po dito, sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kalulatian ng Diyos. Amen. So, lahat po tayo talaga ay nagkakasala, no? Kami po ng inyong tatay ay hindi namin po pwedeng sabihin na kami po ay hindi nagkakasala. Nagkakamali po kami, nagkakasala. At pwede nyo kaming pagalitan kung kami po ay nagkakasala, no? Sabagay, sa bahay pa lang, talagang... Oh, with or without. With or without, no? Sa church or not in the church, no? Talagang... Oh, no? Papagalitan. May ano na, no? Natatawa nga ako minsan. Natutuwa lang ako, hindi ako natatawa, no? Kasi minsan may napapanood kami sa TV or sa YouTube, no? Marami palang battered husband. Hindi, sa totoo lang. Seryoso. Ang dami palang battered husband. Halos lahat. Iba ng panahon ngayon. Baliktad na ang mundo. Oo, battered husband na ngayon. Natatawa si Kuya Lilo, harap na nababattered. Bakit? Ay, pati sa mga mananampalataya, sa mag-asawa, nangyayari po yan, no? Battered husband po, no? Minsan po, mas marami pong pinagagawa ang babae sa mga kalalakihan. Totoo po yan, ha? Kayong mga nasa Zoomliners. Oh, yung may mga mag-asawa dyan na nakikinig. Totoo yan. Mm-hmm. Yung mga mag-asawa pa lang, huwag nyo na i-practice yun. Kailangan i-equal nyo. Amen. Para maganda po ang pagsasama. Amen. Amen. No? Amen. So, minsan po, no, na pagka na panood ko yung ganun, sabi ko, iba talaga na ang panahon ngayon. No? Amen. Iba ng panahon ngayon. Iba nang nag-rule ngayon sa mundo, no? Amen. So, makikita po natin, dati, ang mga namumuno sa bansa, puro mga kalalakihan yan, no? Not even na may mga babae. Diba? Sa Old Testament po, lahat po dyan, yung mga namuno po dyan, lalaki, diba? Doon sa anak po ni Eva Tadan, ang in-acknowledge lang is mga lalaki. Pero mas marami silang anak din na mga babae, no? So, kaya po, ang sabi nila, nagtatanong sila, saan ba nang galing ang mga tao? Is it, sabi nga, doon sa ating pong mga ninuno, no? Na kay Eva at Adan. Amen? Dahil sa katigasan din ni Eva, yan. Kaya po ang kaya po si Adan ay nagkasala din. Amen?
Kaya yung pagkakasala niyan hanggang ngayon ay dala-dala po ng lahat ng mga tao. Amen. So lahat po tayo ay nagkakasala. Ang gusto ng Lord sa atin, admit that you are a sinner. Lahat po makasalanan. Wala naman pong tao dito na hindi po makasalanan. Sabi po kasi ng Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at wala pong nakabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. And Romans 6:23, ito po yung pinakamahirap na mangyari po sa atin. For the wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Amen. So, ang pinakamagbigat po doon ay ang kasalanan po natin. So, we must acknowledge na tayo po ay nagkakasala. We must acknowledge yung repentance sa personal life po natin. Individual po tayo, mga kapatid. Hindi po tayo pwedeng hingian ng patawad ni Marlon kung nagkasala si Ruel. Lord, patawarin mo si Ruel. Yan po yung personal prayer po natin as a Christian, no? Na tayo po sa personal po natin ay hingi po tayo ng tawad sa ating Panginoon. The Bible plainly teaches that all human beings have sinned, have lost the desire to save God. Bakit nga ba? And have no ability to save themselves. We see this truth in the realization that human failures, wrong choices, and stubborn self-will Stubborn. Self-will. Yan. Diyan po ang failure ng isang tao. Yan. Wrong choices. Di ba? Nagmamadali mag-asawa. Buti na lang. Buti na lang. Diba? Wala akong sinabi. Sabi ko, nagmamadali na mag-asawa. Hindi ko nagdudugtungan yan. Ilan taong ka nung matagal na. Sabi nga po dito, stubborn self-will leave us guilty and powerless. And that habits can easily become addiction that are almost impossible to break. Lalo-lalo na po sa panahon po natin ngayon. Ang internet, no? Number one na addiction ng mga tao ngayon is internet. Diba? Dati, ano lang eh, dati Facebook, Instagram, ngayon po marami na po eh. May dinagdagan ng YouTube. Online. Mga dating, no? Ang dami pong application na talagang wow. Mapapawaw ka, no? Tapos, ito yung time-consuming talaga. Time-consuming, no? Minsan, pagising mo sa umaga, gigising ka na umaga, papasok eh. Maliligo na ako na umaga para makapasok umaga. Eh, nag-check ka pa ng message mo. Ay, ang dami ko naman message, no? Di sagot ka ng message, no? Sagot-sagot ka. Ay, alas-check na. Di ba? Alas-sort yung pasok mo. Di, saka ka pala ngayon kakain, saka palang maliligo, no? Tapos, magdadrive ko pa ng medyo malayo, katulad ko. Ang layo ng biyahe ko, 20 minutes a day. Sa umaga, pag-uwi, traffic eh. So, minsan, nagmamadali ka, overspeeding ka minsan. Bakit? You waste your time eh. Di ba? You waste your time sa social media. Di ba? Enjoy na enjoy ka eh. Sa pagsagot mo sa mga messages mo, no?
Ganun po ang mangyayari po sa ating pong buhay. Na lahat tayo po ay busy-busy, tapos po biglang darating ang Panginoon. Amen. Pagdating po ng Panginoon, nararamdaman natin yung mga natutulog na sa Panginoon, sa Diyos, inaangat na pala, no? Tapos ikaw parang naiiwan yata ako, di ba? Bakit? Time consuming, you waste your time. Di ba? Eh, meron ka palang gawain sa ating Panginoon eh. You miss the service from the Lord. Bakit? Nasa inyo po yun. At nasa akin din po yun, no? Hindi ko na po itatanong yan. So, kailangan we must change yung buhay natin. As a Christian, in the long process, kailangan through ups and downs, nandyan tayo. Through thick and thin, till death do us part. Ganda ng smile mo, ha? Through thick. Di ba naman sinabing thick ka? Kung may babaan ka naman sa'yo. Thick. Thicker. Thickiest. Sabi pa dito. Kala ko yung thicker bumagapos. Creating a world full of injustice, greed, oppression, pornography, pollution, and violence. Despite the sinfulness, God did not stop loving us or desiring fellowship with us. So, nandyan lamang po ang ating pong Panginoon. Hindi po siya nagbabago at naghihintay lamang po sa atin. Amen? Kailangan tayo po ang lalapit sa ating pong Panginoon. Amen? So, we must do our will para po naman sa salvation ng ating pong buhay. Sabi nga po sa John 3:16, no? Ito yung pinaka gustong-gusto nating verse, no? For God so loved the world that He gave His only begotten Son so that everyone who believes in Him may not perish but may have eternal life. Through the life, death, and resurrection of Jesus, we gained the right to become daughters and sons of God and receive the sure hope that this new life will continue beyond death, bringing us into heaven. That's the good news of all Christian faith. No, so ito yung pinakamabuti po, no? Na nandiyan po ang pag-ibig ng ating Panginoon. So, kailangan tanggapin po natin at mahalin po natin yung ibigay niya sa atin. Sunod po, acknowledge your sin. It's not enough to admit that you have sinned. You must regret those sins and then turn away from them. The New Testament uses several words to describe a genuine response to the gospel message. The first word is repentance, which in the original Greek literally means turn around or change of mind. We are told it is crucial part of responding to the good news of God's grace. When you hear the word repentance, you may think immediately of feeling or being sorry. Being sorry is appropriate, but it's not the main sense of the word. Repentance at all, to repent, is to turn around. So, to turn away sa lahat ng mga kaliwa, mga ginagawa po natin if we want to change yung mind po natin. We must repent and take action. Yes. Amen. Amen. Take action po, no? Yung gamitin naman po natin yung
will natin. Yung self-will, gamitin po naman natin in a good way. We must turn away sa lahat po ng mga kasalanan ng mga ginagawa po natin. Amen? Your will and your behavior will also change. True repentance means that you want to please God rather than yourself. You come to love what is good now. What is bad, you experience a life directed outwardly to connect with others rather than inwardly focus on yourself. So kailangan po natin true repentance sa buhay po natin. Sabi niya, maring madali tayong humingi ng tawad, no? But not comes from our heart, no? So kailangan yung comes from our heart, yung pure heart talaga na Lord, cleanse me and forgive me, no? Lahat ng ating mga nagagawang kasalanan, no? Mga sumliners po, this one is simple, but ito po ay pwede nyong itakel sa Bible study, sa bahay. Pwede nyong i-share ito, no? While after you finish itong service na to, no? Kaya take note, no? Isulat po natin yung mga verses po natin na ating narinig, no? No, para naman po ma-share po natin to. Isa simple, pero fruitful, no? Na meaningful. Powerful, no? Na pwede natin i-share to, no? How to become a Christian. Diba? O paano nga ba? O isa lang process. Kailangan habang may hininga tayo, isa process to become a Christian, no? Tuloy-tuloy pa yon. Not only na nag-aaral tayo sa Bible school, sa lahat. So, madali po natin i-share to sa ating pong mga mahal sa buhay. Amen? Commit your life to Christ. Galatians 2:20, basahin po natin. Galatians 2:20, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. So napakalinaw po ng sinabi po dito. Amen. Sa Galatians 2:20, no? Sabi po dito sa Tagalog, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo. At hindi na ako nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa pananampalataya, ang pananampalataya ito ay sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa atin, no? Dahil sa akin. So, ganyan po tayo kamahal ng ating Diyos, no? Na ibinigay niya ang kanyang buhay para po sa atin. So, Jesus Christ must die in the cross in order to us na magkaroon tayo ng eternal life. Kailangan talaga na mag-sacrifice si Jesus Christ, no, sa ating mga kasalanan. And para naman po sa ibinigay ng Lord sa atin, we need to commit ourselves, our life sa ating po Panginoon, no? Ibalik naman po natin ng paglilingkod sa Kanya. Yung buhay na ibinigay niya sa atin, yung eternal life, no? Sa long process, di ba? Mas masarap maglingkod sa Diyos habang tayo po ay nabubuhay
At alam naman natin na may meron tayong dalatnan sa pagdating ng tatlong panahon ng araw at Diyos ng buhay natin. Faith is another key word the New Testament uses to describe a genuine response for the good news. Accept what God has done by faith and receive salvation as a gift. And in response, sabi ko po kanina, and in response naman po, commit ourselves, our life to God. Diba? Kasi po, napakahirap po ng ginawa ng Lord sa buhay po natin. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili at wala pong po pwedeng magbigay ng kapatawaran sa buhay po natin at kasalanan po natin kundi ang ating Panginoong Hesus po lamang. Di ba? Napakasarap po pakinggan na tayo po ay kasama po sa sons and daughters of God nang tinagap natin ang ating Panginoong Hesus sa buhay po natin. Amen. And in response, commit your life to following Christ and enter into a relationship with Him through prayer, Bible reading, and worship, no? We come to know and love God more through the Holy Spirit who enters our hearts when we commit our lives to Christ. And that is the same thing that the Holy Spirit is with us. When we accept Jesus Christ as Lord and Savior sa buhay po natin. Amen? Amen. And work with us to mold us into daughters and sons of God. When the Spirit of truth comes, said Jesus in John 16:13-14, He will guide you into all the truth. He will take what is mine and declare it to you. It is not important how we come to Christ, but that we come. We come. Sa ating pong Panginoon. Masaya po ba tayo? Amen. 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 Palakpakan po natin ating Panginoon. Medyo galaw-galaw tayo. Medyo lang po. Medyo. Hallelujah! Palakpakan po natin ulit ating Panginoon. Hallelujah. Amen. And lastly po, no? Ay, pagka lastly na, medyo attentive na, no? Ay, attentive na kayo, no? Kasi, sabi ko, lastly, mga nasa Zoomliners, ha? Medyo, uy. Galiendahan na, kain na. Lastly, sabi ni Pastor, live life of gratitude to God. Basahin po natin sa John chapter 14, verse 15. Basahin po muna natin. John 14:15. Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos. Amen. Ayan po, no? So, tutuparin po natin. Tutuparin ba natin? Amen? Amen. Amen po ba? Amen. 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 So, huwag po natin sayangin yung pinagpagan po natin ng maraming taon. Ipagpatuloy po natin yung paglilingkod natin sa ating Panginoon. And how we become a Christian. As a Christians po, ano, it needs process. Tuloy-tuloy po yun. Hanggang tayo po ay nabubuhay. Christian living involves a transformation
of our whole lives out of gratitude to God. In Reformed churches, obedience to the law of God in the Ten Commandments is seen as opportunity to express thanks to God for what God has done. Disobedience is not seen as means of winning approval, but of showing love and appreciation to God. Jesus taught his disciple, "If you love me, you will keep my commandments." Yan po, no? Napakalino po ng sinabi po ng ating pong Panginoon. Kailangan po na tayo po ay magpatuloy sa ipinag-uutos ng ating Panginoon sa buhay po natin. Amen po ba? Amen. Simple, pero po malalim. Di ba? Pero kung iyanin po natin sa heart natin, maisishare po natin to ng maayos sa ating mga mahal sa buhay. Para naman po sila po ay magkaroon po ng pananampalataya at kaligtasan po galing po sa ating pong Panginoon. One way Christians display gratitude is by worshiping God. We also express our gratitude through the way we treat our family members, perform our jobs, use our leisure time. Yan yung leisure time, no? Kailangan huwag nating sobrahan yung leisure time po natin, no? Kailangan nakapaloob pa rin po tayo sa God direction ng ating buong buhay. Sabi nga, pati vote, participate in community action, interact with neighbors, spend money, and bear witness to our faith. Amen? So ang paglilikod po natin, yung kasama po talaga yung financial po natin. No? Pera. Yan. Siyempre po, kung gusto natin pumunta sa ating kamag-anak to share the word of God, kailangan mamasahe tayo. Kailangan to use our money, our own money. Di ba? Para naman po ma-share po natin yung salita ng Diyos. Or, kung di naman sa internet, pero we need to get yung load data and we need to use money. Di ba? So, kailangan pa rin po talaga yung meron tayong panggastos po, no? Na para po gamitin po natin. Hindi po gagamitin natin to in a wrong way, ah. Gagamitin po natin to in the godly way, no, para maabot po yung mga kamag-anak natin sa malayong lugar, kamag-anak, no. Use social media, pero hindi po yung aksayadong social media, no. Di ba? So we can text and share the message of God. Ngayon po, lahat po ng mananampalataya, no, na nagke-create sila ng memory verse, no, Bible verse in every day, no. We are receiving Bible verse every day, every morning. So pass to them also, no. Yung ito naman po yung makakatulong sa ating pong buhay, no. Kasi nga ang buhay natin puro problema, sabi nga nila, puro problema. Eh, bigyan naman natin ng salita ng Panginoon. Amen. Na siyang pong nakapagbigay ng lunas sa mga problema. Maaring nahihirapan na, pero when he or she received read the message of God, no, something change happened, no? Maaring tayo po ang gagamitin ng ating Lord para yung buhay na gusto ng mga kabasa nito ay mabago, no? Through our sending message, sending love sa ating pong mga mahal sa buhay, kamag-anak. Forget everything. Di ba? Sabi nga, we are not living in the past.
Yung mga, kalimutan nyo na yung mga pass nyo. Amen. Sabi nga po dito, we say thanks to God through all our efforts to share His love and compassion with the world. We say thanks in our efforts to invite people to church. Yan. Work for justice, provide hospitality, donate blood, tutor a child, welcome a newcomer, or volunteer abroad or in our own community. God will use us. Amen? Amen. Sa ating po magsisimula po yun, no? Yes. Para po tayo po ay gamitin ng ating pong Panginoon. Amen? Hindi po yung hindi mananampalataya ang magsisimula. Tayo pong mga mananampalataya ang dapat magsimula. As a Christians, as we show our love for God by the way to relate to others, beloved, since God loves us so much, we also ought to love one another, no? Not to love one another, di ba? To another love. Hindi po yun, no? Love one another. Amen. Baka yung isip nyo, to love one another, ha? Hindi po to love one another more, ha? To love one another. Magmahalan po tayo. Amen. 1 John 4:11, let us love not in our word or speech, but in truth and action. 1 John 3:18. Amen. Masaya po ba tayo sa salita ng ating Panginoon? Amen. 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 Kalimutan yung dati. Amen. Yeah. Sabi po dito, basahin ko lang po. My little children, let us not love in word or in tongue, but in deed and in truth. Yung isa dyan. God bless everyone. Love what you have. Hindi na magbabago po yan. Tanggapin niyo po yan. Di ba? Hindi niya na po pwedeng ihingi ng repentance yan. Di ba? Hindi pwedeng return. Hindi na. Love what you have. Accept what you receive. Amen? Give what you can. Forgive what you can. And bless what you see. Be the source of life. Yun po yung love. Amen. God bless all sa inyo pong lahat. PCF. At sa Zoom liners po, saan mo kayong dako ng Pilipinas o ng bansa. Mahal po tayo ng ating Panginoon. God bless po sa inyo lahat. Amen. Tayo po yung manalangin. Lord God, tunay na dakila ka sa aming buhay. Tunay na, Lord, na nandiyan ka na umibig po sa amin, Lord God. Lord, patuloy ka na manguna po sa aming pong mga disa ng aming mga puso, sa aming pong paglilingkod sa iyo, Lord God. Lord, patuloy mo kaming palakasin, Lord God. Hindi lang po physical, higit sa lahat po sa aming pong spiritual na pamumuhay. Lord, guide us, Lord God, sa aming pong tinatahak na paglilingkod sa iyo, Lord God. Whatever the circumstance, Lord God, na mga trials, mga problems po na mararanasan po namin, Lord, you are the one na siyang patuloy po na magbe-bless po sa amin, na iingatan po kami, Lord God, habang kami po ay naglilingkod sa Lord God. Salamat po sa mga oras ito. Salamat po sa narinig po namin na salita mo, Lord God, at may pamuhay po ito namin ng ayon sa iyong pag-ibig, Lord God. Muli, Lord, thank you so much for your word for today. Ang lahat ng ito ay pinasalamatan ko through your Son, Jesus Christ, and by the power of your Holy Spirit, we pray. Amen.